You are watching IBC 13, ang bagong Pilipino. Magandang hapon. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman si Bing Formento. Ito ang IBC Express Balita sa hapong ito. Sa ating top stories, bagyong Pepeng at isa pang sama ng panahon, posibleng magsanib ayon sa PAGASA. Karagdagang bangkay na tagpuan sa mga lugar na nasa lanta ng bagyong Ondoy. $3 billion ilalaan ng Asian Development Bank para sa mga nasa lanta ng bagyong Ondoy. At disbarment suit laban kay House Speaker Prospero Nograles at iba pang abogado ng mga kongresista, ibinasura ng Korte Suprema. Inaasahan ng PAGASA na tatama sa Northern Luzon ang bagyong Pepeng sa linggong ito. Babala rin ng PAGASA, posibleng makipagsanib puwersa si Pepeng sa isa pang namumuong sama ng panahon. Si Dave Levanes Jr. maghahatid ng Express Balita. Ayon sa PAGASA, malaki ang posibilidad na magsanib versus si Pepeng at isa pang sama ng panahon na nasa Pacific Ocean na may international code name na Malor. Fujiwara ang tawag dito. Paliwanag ng PAGASA, natawag natin itong dumbbell effect. So pag mayroon tayo isang dumbbell, mas mabigat yung isa, siyempre madadala nung mabigat yung mas magaan. Ganon din sa tropical cyclones. Mas kukunin nung mas malakas yung mahina sasama sa sirkulasyon. So ito isa sa mga possibilities na mangyari yon. Dahil medyo malapit siya, ang requirement natin is at least 15 degrees yung layo nung sentro sa sentro. Kung mangyayari ito, posible maging isang malakas na bagyo si Pepeng sa mga susunod na araw. Kasalukuyang nasa west, northwest ng Northern Luzon ang bagyo na may lakas na hangin na aabot sa 75 km bawat oras at may bugso na 120 km bawat oras. Kumpara kay Ondoy, mas mabilis ang takbo ni Pepeng na may 22 km bawat oras. Malaki po yung possibility kasi medyo malayo pa siya sa kalupaan. So maraming pa siyang energy na pwedeng makuha. Sa Biyernes, inaasahang mararamdaman si Pepeng. Kaya binuksan na ng flood and warning section ng PAGASA ang mga gate ng mga dam ng Angat, Binga, Ambuklaw, Magat, Pantabangan at Ipo. Nasa critical level ngayon ang naturang mga dam kaya kailangan ng magbawas ng tubig bilang paghahanda sa paparating na bagyo. Puno na po siya. So kailangan po magbawas. Critical in the sense na dahil po tag-ulan ngayon, mahirap pong madagdagan. Baka po mag-overturn po yung dam kung di natin buksan, kung di natin bawasan. Paalala ng PAGASA, makinig sa magiging anunsyo ng Disaster Coordinating Council sa kanilang lugar at agad na lumikas kung tumataas na ang tubig para makaiwas sa trahedya. Ako, si Dave Llabanes Jr., nagbabalita, Express! Sa pilitang inilikas ng National Disaster Coordinating Council ng mga menor de edad sa mga lugar na nasa lanta na nagdaang bagyong Ondoy, ayon kay Defense Secretary Gilbert Chudoro, ito bilang paghahanda sa pagdating ng bagyong Pepeng sa bansa. Para naman sa mga may edad na, ani Chudoro, may isip naman ang mga ito kaya kanila na lamang ipapaliwanag ang posibleng kahihinatnan kapag hindi sila nag-evacuate mula sa tinitirahan. Nasa halos 5 bilyong piso ang halaga ng infrastruktura at mga pananim na nasira bunsod ng pananalasa ng bagyong Ondoy. Sa tala ng NDCC, nasa 246 ang bilang ng patay, kung saan pinakamarami pa rin ang galing sa Metro Manila. 42 naman ang nawawala habang 5 ang sugatan. Mahigit 300,000 mga pamilya ang naapektuhan ng Ondoy mula sa mga rehiyon ng Metro Manila, Cordillera Regions 1, 2, 3 at 4A. Higit sa 78,000 sa mga pamilyang ito ang kasalukuyang nasa mga evacuation center. Patuloy pa rin ang relief operation sa mga nasa lanta ng bagyo kabilang na ang Marikina. Nagpadala naman ng water purifier si Pangulong Arroyo sa lugar para tiyakin na malinis ang tubig na iinumin ng mga residente doon.
ang Express Balita mula kay Jinky Batikaros. Malino ang iniwang bukas ng Bagyong Undoy sa mga naging biktima nito. May mga batang namamalimos sa daan para lamang makabili ng pagkain at damit. Inang kalong-kalong ang sanggol at pumapara sa mga sasakyang dumadaan. Mga residenteng naliligo at naglalabas sa kalye. Mga truck ng basurang ginagawang bahay. Ang Barangay Tumana sa Marikina City ang isa sa pinaka-apektadong lugar. Kaya naman maging ang hukbong sandatahan ng Pilipinas ay tumulong na rin para sa rescue, relief at clearing operations sa lugar. Sa lahat po ng aming mga kababayan, ang hukbong himpapawid po ng Pilipinas ay handang maglingkod at nandito lang ho kami para tumulong. Personal lamang nagpadala ng ayuda ang Palasyo ng Malacañang. Libo-libong residente ang pumila para sa tubig na maiinom. Sa likod ko ay makikita ang water purifier na ipinadala mismo ng Pangulong Arroyo dito sa Tumana, Marikina City. At sa tulong nito, masisiguro na ang maiinom ng mga tao dito ay puro malilinis na tubig at hindi makakasagabal para sa mga taong magkaroon ng sakit sa lugar na itong apektado ng Bagyong Undoy. Kaya naman ganun na lamang ang pasasalamat ng mga residenteng nabiyayaan ng tubig. Papasalamat po kami sa tulong niyo po sa amin. Ano masasabi mo kay Pangulong Arroyo dahil parehin ang pinapabayaan? Salamat po sa pagtulong nila. Salamat, maraming salamat po sa tubig na binigay dito sa amin. Maraming salamat sa mga tulong na binibigay nila. Bagamat todo bantay ang mga militar sa lugar at walang humpay ang pagbibigay ng serbisyo sa mga residente, nahirapan pa rin silang kontrolin ang mga taong dumagsa sa pila para makakuha ng mga damit, pagkain, tubig at bigas. Tinatayang 200 saho ng bigas ang ipinamigay ng Korea Nationals. Dumagsa rin ang mga tulong ng pamahalaan at ilang pribadong sektor para sa mga apektado. Ako si Jinky Batikados, nagbabalita Express. Para sa ilang Pilipino, pangkaraniwang hamon na lamang ang pagdating ng mga bagyo. Naniniwala sila na higit na mahalaga ang makapagpatuloy sa buhay kahit ilang bagyo pang mambalo sa bansa. Ito ang Express Balita ni Merwin Lianza. Sa likod ng kasiyahang ito, ang takot sa panibago na namang bagyong parating sa ating bansa. 90% ng barangay Kalawaan dito sa Pasig City ay lubog pa rin sa baha. Maging ang mismong evacuation center ay pinasok din ng tubig. So, yung pang pinangangambahan namin, baka tumagal po ng buwan to, magiging ano po itong tubig namin, stagnant na po ito. So, delikado po para sa mga kabataan. Dahil kumbaga puro tubig po ginagalawan nila. Siguro po, more on medicine pa po ang kailangan namin, tsaka doktor po para sa mga check-up po ng mga bata. Humingi po kami ng tulong, talagang baha-baha kami, malaki ang baha dito. Nagsimula na rin magkasakit ang mga residente dito, maging ang mga bata. Humalo na kasi sa tubig baha ang mga maduduming tubig galing sa estero at maging ang mga umapaw na Poso Negro. Kaya pinangangambahan na lalo pang magkakasakit ang mga residente. Wala namang humpay ang tulong na dumarating sa mga nasalanta ni Undoy, mga relief at medical mission mula sa mga NGO at gobyerno. Hindi rin alintana na mga pumipila ang init ng araw at ang maduming tubig. Ilang oras man ang itagal ng pila, may maiuwi lang sa kani-kanilang mga pamilya. Medyo konting tiyaga muna, hintay muna kung anong gawin. Pero nandito kayo para tumulong sa kung ano man ang kailangan nila. Huwag silang mawalan ng pag-asa kasi ginagawa naman natin lahat ang ating makakaya at sinusubukan nating abutin ang napakalawak na lugar all at the same time. Kaya lang sa ngayon, sinusundan natin ang priorities na binibigay ng mga LGUs na itong mga certain barangays ay uunahin kasi ito siyang priority as far as their local community is concerned. Ako si Merwin Lianza sa Nagbabalita Express. Patagumpay ng kairaos ng ika-apat na araw ng isinasagawang relief operations ng mga pamahalang lugar sa Pasig today. Mga relief goods na gaya ng bigas at delata ang narepack at isinakay sa mga truck para ipamahagi sa mga apektadong residente. Sa ngayon, mas tinututukan na lamang umano ng city government ang mga lugar na lubog pa rin sa tubig baha. Kaya
ito, continuous ito hanggat meron kami evacuation center at meron pang baha. Continuous ang aming pag-impacking ng goods para ma-distribute namin sa mga affected areas. Pagbabalik ang Express Balita, makalipas ang ilang paalala.